tunay na nasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iipon ng maraming magagandang katangian. At nagtataglay siya sa kanyang paglaki ng mga kabutihan na mas mataas ang antas kaysa sa iba pang mga tao. Siya ay halimbawa ng taong mataas mag-isip at ang pananaw ay laging tama. Natatanaw niya sa pamagitan ng kanyang mayamang kaisipan ang mga pahina ng buhay at kalagayan ng mga tao. Ligtas siya sa anumang uri ng paniniwala sa mga pangitain na kinasanayan ng mga kababayan niya noon. Siya ay nakikisalamuha sa mga tao sa pamagitan ng karunungan sa anumang bagay na may kinalaman sa kanya at sa kanila. Hindi siya nakatatagpo ng kabutihan liban na lamang na sumali siya sa paggawa niyon. Dahil kung hindi rin lamang ito kabutihan ay malayong malayo siya rito. Hindi niya natutunan ang pag-inom ng alak. Hindi siya kumakain ng anumang inialay sa mga batong altar para sa mga diyos-diyosan. Hindi siya dumadalo sa mga pagdiriwang ng mga diyos-diyosan o anumang selebrasyon. Sa halip, mula sa pagkabata ay malayo siya sa mga uri ng sinasambang ito na walang kabuluhan hanggang sa ito ang naging pinakakamuhi-muhi sa kanya. Hindi niya pinalalampas ang sinumang marinig niyang nanunumpa sa ngalan ng mga diyos-diyosang sina Al-Lat at Al-Uzza. Walang duda na ang kapalaran na itinakda ni Allah ang pumapalibot at nangangalaga sa kanya. Sa mga pagkakataong nais ng kanyang sarili na subukan ng ilang makamundong bagay o kapag nalulugod siyang gayahin ang ilan sa mga kaugaliang hindi kapuri-puri ay nangihimasok na ang makadiyos na pangangalaga at pinipigilan siya mula rito. Isinalaysay ni Ibn al-Athir, sinabi ng sugo ni Allah, "Hindi ko nasubukan ang anumang ginagawa ng mga tao noong kapanahunan ng kamangmangan, liban na lamang sa dalawang pagkakataon at lahat ng yaon ay pinigilan ni Allah. Hindi ko na rin yaon inulit hanggang sa hirangin akong magdala ng kanyang revelasyon. Minsan ay sinabi ko sa batang kasama ko na nagpapastol ng tupa doon sa mataas na bahagi ng Makka, pwede bang tingnan mo muna at bantayan ang aking mga tupa? Bababa lamang ako sa Makka at maglilibang tulad ng paglilibang ng mga kabataan." Tugon ng kasama ko, "Sige, pumunta ka." Humayo ako ng lakad hanggang sa makarating ako sa kauna-unahang bahay sa Makka at nakarinig ako ng kantahan. Tinanong ko kung ano yaon. Sinabi nilang yaon ay kantahan sa kasal ni Pulano at Pulana. Naupo ako at nakinig. Hanggang sa nakatulog ako ng mahimbing at nagising na lamang ako dahil sa sobrang init ng araw. Bumalik ako sa kasamahan ko at tinanong ako at sinabi ko naman sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay nagpaalam muli ako isang araw tulad ng ginawa ko noong una. Pumasok ako sa Makka at dinatnan din ako ng antok tulad ng nangyari sa akin noong una. Pagkatapos niyon ay hindi ko na tinangkapang muli na gumawa ng masama. Isinalaysay ni Al-Bukhari mula kay Jabir bin Abdullah na sinabi nito, "Nang itinayo ang Kaaba ay nagtungo ang propeta sallallahu alaihi wasallam kay Al-Abbas na nagbubuhat ng mga bato. Sinabi ni Al-Abbas, "Ilagay mo ang izar sa iyong balikat upang maprotektahan ka mula sa bato." At nang gawin niya yaon ay bumagsak siya sa lupa at ang kanyang mga mata ay napatungo sa kalangitan. Siya ay hinimatay. Nang mahimasmasan siya ay sinabi niya, "Ang aking kasuotan, ang aking kasuotan." Pagkatapos niyon ay kanya nang hinigpatan ang kanyang kasuotan. At sa ibang salaysay, mula noon ay hindi na nakita ang anumang pribadong bahagi ng katawan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta ay kakaiba sa kanyang mga kababayan sa pamagitan ng pagiging mapagpakumbaba, sa pagtataglay ng magagandang pag-uugali at asal. Napatunayan niya sa kanyang sarili na siya ay isang huwaran ng sangkatauhan, pinakamabuti sa kanila sa pag-uugali, pinakamatulungin na kababayan, pinakamababang loob, pinakamakatotohanan sa pagsasalita, napakalambot ng puso, pinakamaalaga sa sarili sa anumang kalasuan,
pinakamapagbigay sa kabutihan, pinakamabuti sa kanyang gawain, pinakamahusay tumupad sa kasunduan, at pinakamapagkakatiwalaan. Tinagurian siya ng kanyang mga kababayan bilang al-amin, ang mapagkakatiwalaan, sapagkat nasa kanya ang magagandang kalagayan at kalugod-lugod na mga katangian. Ayon kay Khadija radiyallahu anha, pinananatili niya ang relasyong pagkakamaganakan. Dinadala niya ang mga pasanin ng may hina. Tinutulungan niya ang mga may hirap at nangangailangan. Tinatanggap niya ng maayos ang mga panauhin. At tinutulungan niya ang mga naapi para sa katotohanan.